Good morning, guys. Grabe, naulan ngayon dito sa amin. Kakatapos ko lang mag-breakfast. Galing ako dun sa bahay. So, dito. Pumunta lang ako dito para mag-relax. Kaso, umulan nga. Ewan ko hindi masyadong magandang panahon ngayon. Pero, okay na rin to kasi hindi mainit. Di tulad kahapon na grabe sobrang init. Ayun, may share ako sa inyo ngayon na may bago kasi ako na lamang balita about sa atin. Lipat tayo dun sa kwarto kasi sobrang maingay dito. Iwan ko kung maririnig nyo yung sinasabi ko. So, kailangan natin lumipat ng binyo. So, malapit na naman yung bahay. So, takbuhin ko na lang kahit malakas yung ulan. Grabe ang lakas pa rin ng ulan, guys. Ang sarap maligo sa ulan. So yun nga, guys, no. Andito na tayo sa loob ng kwarto ko. Grabe ang lakas ng ulan. Iwan ko kung naririnig niyo pa ako. Sana naririnig niyo ako ngayon. Yun, grabe, kasi kung doon tayo sa labas nag-uusap ay siguradong hindi niyo maririnig kasi ang ingay ng ulan tsaka ng yero. So yun nga, guys, no. Nagawa ko tong video na to dahil nga may pinuproblema ako. Hindi ko alam kung pagpatuloy ko pa itong ginagawa ko sa pagbablog. May napanood akong dalawang video. Yung una ay ayun nga, nalaman ko na magbabago daw yung rules ni YouTube o yung requirements niya. At yun ang naiisip ko, iwan ko kung totoo ba siya o hindi. Pero yun nga ang kumakalat ngayon sa YouTube na magbabago nga daw. Kasi ang dati requirements ni YouTube is 1,000 subscribers and then 4,000 watch hour. And then tapos ngayon mababago. So parang ang hirap sa mga small YouTuber na katulad ko na i-reach yung bagong requirements ni YouTube. Na instead na 1,000 yung subscriber mo ay magiging 10,000 subscribers na. So parang ang hirap nun. Hirap na nga i-reach yung 1,000, paano pa ang 10,000, diba? At saka yung watch hour na dagdagan ng 1,000 o 1,000 ay ang 4,000 ay magiging 5,000 watch hour na ngayon. So yun ang iniisip ko, guys, kung parang nawalan, parang nanghihina ako na napanood ko yun. Kasi syempre ito, nag-i-effort ka, gumagawa ka ng video, pinaghirapan mo, tapos yun yung requirements na kailangan mong i-reach ay nadagdagan. So siguro, ewan ko, hindi ko alam, pero bahala na. Kasi, ayun nga, kailangan pa rin natin sundin yung rules ni YouTube kasi yun yung binigay nila. Kasi nga, parami na nga yung mga vlogger ngayon, mga YouTuber ngayon, hindi lang dito sa Pilipinas. Dito sa Pilipinas, ang dami na, paano pa sa ibang bansa, diba? So, buong mundo, dumadami yung mga YouTuber. So, kailangan din nilang mag-update o mag-upgrade. So, yun, wala tayong magagawa eh. Kailangan natin sundin yung ibibigay ni YouTube sa atin. So yun, guys, nag-enjoy na nga ako sa pag-YouTube. Kayo, nag-enjoy na rin kayo sa pag-vlog nyo. Pero kailangan din natin mag-monetize, diba, ng mabilis. Yun, patuloy pa rin tayo, guys, kahit na magbigay si YouTube ng ganung kalaking requirements hinihingi niya. Patuloy pa rin tayo. So yun yung napanood ko na bad news. Pero guys, may isang YouTuber din ako napanood. Parang nabuhayan ako nung napanood ko yun. Yung YouTuber na yun yung YouTuber na lagi kong pinapanood. Hindi pa naman daw sigurado, guys. Hindi pa sigurado. So salamat sa iyo, sir. Binigyan nyo kami ng lakas na loob na ipagpatuloy itong ginagawa namin. So sinerch niya dun sa YouTube, wala siyang nakitang ganung pagbabago. So, ang nalaman lang niya na, ewan ko kung, ako hindi ko kasi nakita yung post na yun. Ang sabi kasi daw doon, by 2021 pa daw mag-start yun. Hindi pa sigurado yun na yun talaga yung iano ni YouTube. Pero ang sabi doon na by next year pa daw. So, ayun, nabuhayan ako ng at least doon, at least nalaman ko na kahit may lumabas na mga balita, kasi alam nyo na ngayon sa social media,
maraming mga fake news mga nilalabas, di ba? So huwag tayong maniniwala agad tulad nito sa atin, sa mga small YouTuber na katulad ko. So siyempre, di ba, parang nakakagulat lang na mapanood natin, malaman natin na ganun agad. Huwag kayong mawala ng pag-asa, guys. Hindi lang naman ikaw ang nag-iisa. Ako din, marami tayo ng mga small YouTuber. So, kung ano ang ginagawa natin ngayon, pagpatuloy lang natin at huwag natin isipin yung pagbabago na yan. Kasi hindi pa naman totoo kung talagang yun na yung requirements talaga ni YouTube. So, kung totoo man yan, by next year, 2021, so kailangan natin mag-upload ng video para ma-risk natin yung hinihingi ni YouTube. Kaya natin to. Pero sa ngayon, huwag muna tayong maniwala kasi hindi pa naman totoo talaga na nilabas na ng YouTube yun. Kasi antayin natin si YouTube mismo ang magpo-post nun. So huwag muna tayong maniwala sa mga balita-balita kasi maraming mga fake news ngayon. So yun guys, yun lang yung sasabihin ko. Nag-worried lang ako. At yun nga, ito, kaklaruhin ko lang sa base sa napanood ko ay hindi daw totoo. So, huwag tayong maniwala muna. Antayin natin si YouTube mismo ang magpo-post ng ganung balita. So, yun guys, pagpatuloy lang natin yung pagbablog natin, patuloy lang natin yung mga ginagawa natin sa channel natin at mag-enjoy tayo. Yun lang. At yun, magdasal tayo para ma-reach natin lahat yung mga hinihingi ni YouTube. So, at yun, God bless sa inyo at nga pala, community quarantine ngayon, huwag kayong lumabas. So, mag-stay lang kayo sa bahay, mag-isip tayo kung anong kailangan natin gawin dito sa loob ng bahay para ma-share natin sa mga manonood natin. So, paano ba yun guys? Hanggang dito na lang, parang masarap maligo sa ulan. Hindi na ako nakakaligo ng ulan, tagal na eh. So, baka maligo ako ngayon. So, yun, kitakits na lang tayo sa susunod kong vlog. At yun, think positive lang guys. Maaabot natin to.